Alison. Naawa ako sa anak natin, Victor. Ang bata-bata niya pa lang, ang dami niya ng masasamang alaala. Magpapatawag ko ng child psychologist para mabilis ang pagaling niya. Tatapatin ko na kayo. Masyadong sensitibo ang kanyang kalagayan. So, kung hindi maagapan ka agad, pwede siya magkaroon ng psychosis o matuloy ang mabaliw. Kawawang Elisa. Hindi siguro siya nagkaganyan kung naalagaan siya ng maayos. Hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa kanya. Kaya pala siya nagkaganyan. Pwede ba tumigil ka na, Izel? Hindi ka naman nakakatulong eh. Sa kalayuan mo ko. Kapag nainis ako, tatawagin ko talaga yung psychologist. Ikaw yung mukhang may sira sa utak eh. Anak, inimin mo to para ang bilis ang kang gumaling, ha? Tay, bakit niyo po ako pinakusap kay Miss Sarah? Anak, kasi kaya kita pinakusap kay Miss Sarah. Gusto ko kasi makalimutan mo yung mga bad dreams mo. Gusto ko gumaling ka agad. Saka anak, gusto kasi namin na bumalik yung dati mong saya. Kaya ano man ang gusto mong hilingin sa amin na magpapasaya sa'yo, sabihin mo lang, ha? Kaya anak, sabihin mo na kung ano yung mga gusto mo. Bibigyan ni tatay sa'yo. Namimiss ko na po yung mga pinsan ko. Pwede ko po pa silang makita? Yun lang ba, anak? O sige. Dolores, tawagan mo yung mga pinsan niya. Sabi mo, pwede na dalawin si Elisa. Kahit anong oras. Naku, talaga? Matutuwa yung mga bata na ito. O sige, sige, sasabihin ko na, ha? Okay. Mga bata, tigil niyo muna yung ginagawa niyo, may pupuntahan tayo. Saan po? Kila Elisa! Pupuntahan natin si Elisa! Dali, namimiss na kayo! Kumilos na kayo! Dali! Imagine, ha? Si Claudia, inutil. Si Elisa naman, baliw. Aba, kung sino pa yung mga star weight na sa kalokohan ko, sila pa yung parang pinaparusahan ngayon. Hold on, Odette. I'll call you back. Isel. Anong ginagawa niyo dito? Tumawag po kasi si Chang Dolores. Pinapadalaw daw po kami ni Elisa. Hindi niya to bahay. Kaya wala siyang karapatan na mag-imbita ng mga bisita. Sige na, makaka-uwi na kayo. Sige na, palabasin mo na yan. Aling Isel, huwag naman po kayong ganyan. Minsan na lang po kami dadalaw dito eh. Oo nga naman po, Aling Isel. Hindi naman po namin nakakasama si Elisa eh. Alam nyo, wala akong pakialam kahit habang buhay nyo nang hindi nakikita si Elisa. Ayoko ng mga marurumi sa bahay ko. Sige na, makakalis na kayo. Kuya Tom! Ding! Tiffany! At si Toshi! At Elisa! 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 Tagal namin hinintay na magsama-sama tayo. Salamat, nakita ka na namin uli, Elisa. Isamiss ka na kasi namin eh. Oo nga, Elisa. Matamlay kami pag nangangalakal kasi kulang ka. May mga oras na masaya kami, pero pag naalala ka namin, bigla kami naluloko. Ako din. Simulan kayo na himalay tayo. Hindi na ako sumaya ng todo. Nakikita yun ni Ate Jeff at saka ni Kuya Pipo. Elisa, kumusta ka na? Anong pakiramdam mo ngayon nakita mo na yung nanay mo? Malaki yung naging epekto sa kanya ng mga masasamang nangyari sa kanya. Minsan nananaginip siya, minsan nakikita niya yung taong sumalbahe sa kanya. You know what, Aling Dolores? I have an idea. Sabi po nung papa ko, may isang sikat daw po na tao na kilalang takbuhan ng mga problems. Why don't we go there po? Talaga? Malapit lang ba sa inyo yun? Yes po. Kabilang barangay daw po. So, pwedeng-pwede po natin siyang dalawin.
O sige, sasabihin ko kay Victor. Honey, hindi pa ba alis yung mga batang yan? Sakit sa mati. Han, mga pinsan ni Elisa nagpapasaya sa kanya. Kaya pabayaan mo na lang. Alam mo, kay ikaw kaya mo silang tiisin. Ako hindi. Victor, may papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi kinausap ko ni Tiffany. Sabi niya sa akin na meron daw silang kilala na makakatulong daw kay Elisa na malapit lang dito. Kung pwede, puntahan namin sila ngayon. Dolores, baka kasi sumpuin si Elisa sa labas eh. Nahirap na. Eh, marami naman po kaming naalala sa kanya. Tsaka po, parang naman po yung sa kabutihan ni Elisa. Eh, kung gusto niyo po, mas panatag kayo, sumama na lang po kayo. Oh, sige. Pero sandali lang, ha. Ayaw kasi mapagod si Elisa, eh. Opo. Tara, sabi natin. Please, please. Salamat. Tatay mo, niyari tayo. Ah, Dolores, pumunta muna ako ng bookstore. Bibiling ko yung pinabibili ng doktor para kay Elisa. Ay, sige. Ingat kayo, ha? Sige. Apo. Sige. Sige po. Aling Dolores, I think this is it. Nandito na po tayo sa destination natin. Oh, edi... Pumasok na po tayo sa loob para makausap na po natin yung sinasabi po ni Tiffany. Ah, sige. Halika na. Pero ano, magdadasal muna ako, ha? Kaya kayo na lang muna. Sige po. Tara. Tara. Humawak kayo sa akin. Ang pinaka-nakakatakot po, kapag gabi, parang lagi may kukuha sa akin. Tapos, kapag tinawag ko si inay, wala. Pag tinawag ko si itay, wala pa din. Tapos pag tinawag ko si ato Diyos, tsaka si Kuya Tomtom, wala pa din. Tapos biglang dalating yung mga salbahe. Si Kuya Ibal, tsaka si Kamam Lulu. Ganun? So natatakot ka? Alam mo, Elisa, huwag kang matatakot kasi hindi kayo iwanan ni Kuya Jess. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Pero wala silang lahat. Lagi lang dumalate yung mga salbahe. Di, ganito kasi yan. Wala man siya, hindi man siya natin nakikita. Pero nandyan siya sa kapaligiran natin. Si Kuya Jess, hindi tayo pababayaan. Kaya, ang ginagawa niya, nagpapadala siya ng mga taong sasama sa atin. Hindi ba? Nag-pray na nga ako sa kanya. Pero wala pa rin si nanay. Hindi. Meron yan. Merong pinadala si Kuya Jess sa'yo, di ba? Isipin mo, hindi ka iiwan noon. Sigurado ako. Isipin mo. Ate, baka pag-iwalay na lang tayo. Ayoko po. Gusto ko lang magkasama tayo. Huwag kang mag-alala. Kahit ako, hindi ako papayag na magkahiwalay tayo, ha? Walang iwanan. Kahit kailan? Kahit kailan? Kunti na lang, Elisa. Matatanggal ko na yung tali. Kuya Berting, mangako ka sa akin. Mangako ka sa akin na kahit na anong mangyari, ibabalik mo si Elisa sa tunay niyang mga magulang. Una. Opo, sa atin dyan po, hindi niyo po ako iniwan. Pati nilin po si Kuya Pepo, tsaka si Mung Berting. Opo, hindi ba? Sabi ko sa'yo eh. Hindi kanya pababayaan, may mga kasama ka. Hindi ba kaya dapat
sa puso't isip natin, huwag na huwag natin kalilimutan na nandyan siya para sa atin. Huwag na huwag mawawala si Kuya Jess dito, dito sa ating lahat. Pwede ba yan? Lahat yung ginagawa niya kasi mahal niya tayo. Kaya tingnan mo naman, nakabalik ka sa nanay at tatay mo. Di ba? Kaya basta't kasama natin siya, basta't kapiling natin siya, lahat ng mga masasamang bagay na yan, tanggalin natin sa isip natin, tanggalin natin sa dibdib natin. Kasi, tandaan mo ulit, kaya nang sabi ko kanina, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Eto, magbilang ka pa ulit, isipin mo pa, sino pa sa kapaligiran mo ang nandyan para sa'yo? Si Nay Glores, si Tati Victor, si Ricardo, si Kuy Tomtom, si Ati Josie, si Ding. Sino pa? At saka... Tsaka, oh, kita mo? Ang dami na niya, no? Di ba? Halos maubos na yung kabibila mo sa daliri mo. Si Nian Imelda, si Tiffany, si Ate Jam, si Chocardo. Ang dami po pala, pare Koy! Dami, hindi ba? Sabi ko sa'yo eh. Taka, tinawag mo akong pare Koy? Ibig sabihin, BFF na tayo niyan. Very good. Basta tanda mo. Hindi ka niya pababayaan kahit kailan. Madami, madami siyang pinadala sa paligid mo para ipag-pray ka. Sige, subukan mo mag-pray sa kanya ngayon. Yes. Okay ka na? Oo, ate. Dami sinabi ni Father Kokoy. Yung para bang magic ang tatanggal ang takot ko. Tapos, lalo na yung pinag-pray niya ako. Parang ang lapit-lapit na ni Kuya Jess. Kuya Jess? Sino Kuya Jess? Kuya Jess. Siya si Boss. Yun ang tawag namin dito sa pinagpala. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Yun ang tawag kay God, di ba? Kuya Jess. Ha? Ayos salamat ba? Po, pare Koy. Salamat po. Hacks. Hindi, paano ba yan? Hindi, parang mag-BFF na tayong lahat dito, di ba? Pare Koy natawag niyo sa akin eh. Hindi, basta yun talaga sa amin dito sa pinagpala, lalo mga bata. Gustong-gusto ni Kuya Jess talaga na nagdadasal kayo parati sa kanya para mawala lahat ng takot ninyo. Di ba? Kasi dito sa amin, ang linya nga namin eh, basta sama-sama, eh yakang-yaka yan. Opo, hindi po ako iniyon ng mga pinsan ko tsaka ng kaibigan ko. Kasi po, naniniwala po kami sa isa para sa lima, lima para sa isa! Yun na nga sinasabi ko eh, ganun na nga yun. Sige po, pare Koy, natandaan ko po lahat ang sinasabi niyo. Talaga? Maraming salamat po ulit. Okay, bye-bye. Okay na kayo, ha? Love you po, pare Koy! Uy, love you too. Oh, oh. Bye-bye ulit. Salamat po. Okay na. Ingat kayo kay Tomas, ha? Pagod ka, no? Sabi ko sa'yo, dito lang tayo maghintay. Wait, Tas. Puhin mo na dito. Namimiss ko na kasi si Elisa. Sana dumaan muna siya dito bago sila umuwi, no? Ay, talagang naging close kayo ni Elisa, no? Pipo, buhay at kamatayan ang pinagdaanan naming dalawa. Sana nga, gumaling agad yung trauma niya eh. Kamusta ka? Paano yung nangyari sa'yo? Nagka-trauma ka ba? Kahit anong phobia? Nilalabanan ko. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos na niligtas pa rin kami. Sina Mangcardo, pati yung mga anak niya, malaking tulong. Alam mo, pinaramdam nila sa akin na hindi ako iba. Pipo, hindi lang bahay ang natagpuan ko, kung hindi pamilya. Siang! Siang! Alares! Oh, Siang Ares! Nay!
kamusta na yung pakikipag-usap mo kay Father? Okay po. Naku, masaya naman ako. Mukhang maaliwala si mukha mo, ah. O nga po, Nay. Tingnan po ako sa sarili ko. Nagtataka po ako kung bakit hindi na po ako nakabahan. Takot po si pare ko, eh. Pag bumalik po yung takot ko, pare TV lang, ilipad ko ng channel, papalitan ko ng happy memories. Eh, ano alaala naman yung pinapalit mo? Yung kasama ko si Nanay, si Chocardo, yung lahat, pati si Tatay Victor. Ayun na pala yung Tatay Victor mo, eh. Sinusundo na tayo. Chang, pwede po bang magdasal po ako? Ngayon lang po kasi ako nakapunta dito sa simbahan na ito. Sabi po nila, swerte daw po. Pwede po ba? Ah, sige. Sige. Oh, sama kayo? Tara, tara, tara. Para magkaroon naman tayo ng mga blessing. Ano, tara. Islang, ate. Islang, ate. Oh, tutupos kayo. Islang, ate. Oh, yun na rin. Does the house just stink? My gosh, alam ba, buong araw dito yung mga kamag-anak ni Elisa. My God, lahat ng yagit nandito. Patirahan mo ba naman kasi si Elisa at Dolores? E talagang lalangawin ka ng dugyot. My God. Pero teka, bakit wala ang mga langaw? Ayun, dumudulog sa kalangitan para sa problema nila kay Elisa. Kumonsulta sa pare. Kaya wala din si Sir Victor. Ayun naman pala. The plan is working for us. Dahil nandito si Dolores, busy tuloy si Sir Victor. Hands-on tuloy si Sir Victor sa pag-aasikaso sa kanila. At wala siya sa opsina. Kaya ikaw, tuloy lang ang pagsimot mo ng pera sa kumpanya. Of course. Alam mo talagang dapat lang nabayaran ako ni Victor na malaki. Para tiisin kong tumira sa isang bahay kasama yung Dolores na yun. That means millions of pesos. Amis ko, there's pa rin! My God! Ay, ano, si Josie nga pala magdadasal muna. Sinamahan siya ng mga bata. Ah, okay lang. Pwede naman natin sila hintayin dito, eh. Tumusta nga pa rin simbahan. Ayun, maayos naman daw yung pare, kausap, saka mabait daw yung pare. Saka mukha naman nakuha niya yung loob ni Elisa. Buti naman. Ay, yung pitaka ko, nakalimutan ko sa loob ng simbahan. Kunin ko lang, ha? Ba't parang ayaw? Dolores, naka-child ka yan eh. Manong, pakibaksan mo naman oh. Chang! Chang, yung pitakan niyo po. Nakita ko po sa upuan na iwan niyo po ata. Salamat. Halika na. Ay, teka, ano, Ding, Tom-Tom, doon na lang kayo tumabi kay Victor, doon sa upuan. Tapos kami mga babae, doon na lang kami sa likod. Eh, bakit po, Chang? Kanina nung papunta tayo dito, magkakatabi po kayo. Eh, ba't din po? Basta, wag ka na lang magtanong. Halika na. Oh, anak, dandan ha. Manong, halika na. Kailan ba daw babalik si Dolores sa bahay niyo? Hindi ko alam kasi hindi pa daw maayos si Elisa. Kung ano-ano pa daw nakikita. Kaya doon daw muna si Dolores para mabantayan niya yung anak niya. Tingin mo, gaano kaya katagal yun? Tingin ko, matatagalan. Matagal na matagal pa kasi mukhang nag-e-enjoy si Dolores sa piling ni Victor. Alam mo, feeling lover boy ka, ano? Eh, pal ka din, no? Tantanan mo nga ako. Oy, papaalala ko sa'yo na nabutata ka ni Rex kay Dolores nung pinormahan niya yon. Pwede ba? Tigok na si Rex, kaya pwede ba igalang mo yung mga patay? Tsaka alam mo, tingin ko, matatimes two ka ni Victor kasi konting-konting kempot na lang talaga. Parang magiging sila na ulit ni Dolores. Tapos, magiging masayang isang pamilya sila nila Elisa. May asawa na si Victor. Oo, ano naman ngayon?
Problema ba yun kung kasal o single? Alam mo, maganda nga ilagay sa Facebook yun eh. Status complicated. Alam mo, feeling ko ah, game na yan si Dolores na magkaroon ng komplikadong relasyon. Pwede ba? Huwag mong itulad sa'yo si Dolores. Oh, masyado mo naman atang pinipedestal si Dolores. Alam mo, malandi din yun. Hindi yun sa anta, no? At bakit? Sinong gusto mong ipedestal ko? Siyempre! Sino pa? Ang laging tapat sa'yo, ang iyong lingkod, Flora Trinidad, biuda de makabuhay. Alam mo, baliw ka rin eh, no? Buhay pa si Cardo, pinapatay mo na. Oh, Ate Jam. Ate po. Nasaan si Elisa? Hello po. Elisa? Oh. Ah, hindi na po sila bumaba ng kotse. Nagmamadali pong umuwi. Ganun ba? Pipo, sabi ko naman sa'yo eh. Kaya ako gustong intayin na lang dun si Elisa para kahit papaano mayakap at makis ko siya. Jam, sorry. Kumusta na si Elisa? Ate Jam, your baby sister is better now. Talaga? Opo, makulit na po talaga siya. Yakap na lang daw po ni Tiffany para sa inyo. Oh, eh nasa na yung payakap ni Elisa? It's my honor, Ate Jam. Group hug na yan! Tama! Dali na yung group hug! Salamat, Victor. Dolores, maraming salamat sa pag-aasikaso mo kay Elisa. Tay, hindi na po ako kinakabahan. Talaga, anak? Lagi na po akong masaya. Eh, di mabuti. Promise po. Talaga? Promise? Wow, galing naman, anak. Teka! Sana gumaling na yung mama mo, no? Hayaan mo, ipagdarasal ko siya. Sana gumaling siya agad, tulad na pagdarasal ko nun kay Elisa. Ipagdarasal mo, mama, kahit na... Oo, kahit na hindi kami maayos doon. Mahal na mahal ka ng mama mo, Victor. Ang gusto ko maging payapat, masaya ka. Mag-ex kayo ni Victor. Nagmahalan kayo dati. Eh dyan, madalas, magtitingin na kayo, magtatagpo mga mata ninyo. Yung balat ninyo, yung katawan ninyo, posibleng magkiskisan. Dolores, matawarin mo. Hindi kita napaglaban kay mama. Mahal na mahal kita. Anong ginagawa niyo yung dalawa dyan?